Hello everyone. So ngayon ituturo ko sa inyo paano gawin yung job sheets 1.1-6. So itong job sheets 1.1-6 which is trainees current competencies. So dito guys, meron na tayong provided template. So click lang natin itong template, then to download, no? Download this template. So itong job sheets 1.1-6 which is trainees current competencies is kapareho lang po ito nung sa supervised na trainees training requirements. So kung meron na kayong na-submit doon sa supervised na trainees training requirements is pwede na po yun ang gamitin niyo or yun yung i-submit niyo. Pero kung hindi pa, wala pa kayo doon sa supervised, kailangan yung gawin ito. So yan. So na-download na natin yung template. So open lang natin yung template. So dito sa template natin, kung napapansin nyo, is meron ng mga entry. Yan. So delete lang muna natin ito kasi gagawa tayo ng panibago nga, no? Kasi yung mga information na yon is galing sa computer system servicing qualification. So maari na hindi ito applicable sa inyo, so kailangan natin i-delete lahat. Yan. So para natin magawa itong trainees current competencies is kailanganin natin yung inyong training regulation. So make sure that you have opened your training regulation. So in this example, we will use the training regulation for Computer System Servicing Institute. So ito yung gagamitin nating training regulation. Yan, computer systems. So dito sa ating job sheets template, kung napapansin nyo, is nag-uumpisa lang siya sa core competencies. So hindi nakasama yung basic common competencies. Pero I suggest na isama nyo yung basic, common, at core dito sa paggawa niyo ng trainees current competencies. Pero sa sample natin na ito, sa video na ito, isang gagamitin lang natin is yung core competencies para wag masyadong humaba yung ating video. So itong form 1.1-1, ito yung self-assessment check. So itong self-assessment check, isang entry lang natin dito is yung unit of competency at saka yung learning outcome. So ito yung ating ibibigay sa ating mga trainees sa umpisa ng training upang ma-identify natin yung training gaps nila at para ma-recognize natin yung prior learning nila. Ang ilalagay lang natin muna dito is core competencies. So I suggest sa inyong paggawa na include nyo yung basic common competencies. Pero sa sample video, core competencies lang muna. So using this training regulation, open yung training regulation and go to the section 2. Okay? Go to the section 2 yung training regulation which is competency standard. So dyan makikita nyo yung unit of competency, element, at saka performance criteria. So ang kailangan lang natin is itong unit of competency at saka itong element.
no? Para gawin nating learning outcome dito. Yan. So dito is basic competencies pa ito. So punta tayo doon sa core competencies kasi core competencies lang yung gawin natin dito sa sample natin na ito sa video. So ito na yung core competencies natin. So una, kopyahin natin itong unit of competency or unit title. Ito yung core competency number 1. So copy lang natin ito, right click copy, tapos i-paste natin dito. Yan. Tapos itong mga elements, kopyahin lang natin ito, tapos i-paste natin dito, individual. Yan. Ito naman, so edit nyo lang pagka may error. Tapos ito, transfer lang natin lahat yan, ha. Lagay natin dito. So, ayan. Na-copy na natin lahat yung unit of competency at saka yung mga elements na mangyayaring magawang learning outcome dito. Okay. So, kung napapansin nyo guys, yung ating numbering, kung napapansin nyo yung ating numbering, 1.1-1.1.1. So, nakikita nyo sa gitna, lahat ay 1. So, ang mayayari nito, ang gawin lang natin, i-set up natin yung numbering to 1 is yung una is yung unit of competency. That 1 is for learning outcome. So, pang ilang learning outcome siya. So, dito, nunid na natin, alisin na natin yung sa gitna na 1. So, ang mayayari lang is, dalawang numbering lang ito. So, 1.1, 1.2, 1.3, ganun. So, paano natin yan alisin? So, highlight lang natin ito. Highlight natin. And then, punta tayo doon sa ito. Punta tayo dito sa home. Then, click natin tong sa paragraphing, no? Mayroong numbering. Then, define new number format. Yan. Tapos alisin lang natin itong sa gitna. Yan. So nangyari lang 1.1 lang. Then click okay. So yan. So nagbago na siya. So naging dalawa na lang siya, no. So, hindi na siya tatlo. So dito rin ganun din gawin natin. Save. Okay, so meron na tayo, tapos na tayo dito sa 4.1 self-assessment check. So ngayon, punta tayo dun sa pangalawang form, form 1.2. So sa form na ito, is dito natin i-identify yung current competencies. Kasi nga, itong 4.1 is ibibigay natin sa trainees. Pagkabigay natin sa trainees, is i-check nila ngayon, i-assess nila ngayon yung kasarili nila kung ano yung meron na silang alam at saka ano pang kulang nilang gawin. So using this form 0.2, so makikita natin, ilalagay natin lahat yung check dito. So dito kasi hindi wala tayong trainees sa training na ito is magbibigay lang tayo ng hypothetical data. Halimbawa, ito yung chinecheck ka ng estudyante. So, lagyan muna natin ng check. Insert. Hanap tayo ng symbol.
So hanap lang tayong symbol na parang check ito. Gamitin lang natin to. Yan, so meron na. So copy lang natin. Halimbawa, binigay natin daw to sa estudyante. Tapos nag-check na siya nito ng yes. Ito rin, nag-check na rin siya ng yes. So ito naman sa setup server, ito yung hindi niya alam pa, no? Wala pa siyang alam dito. Halimbawa, nag-check siya dito ng no. Tapos dito naman, nag-check siya ng yes. Yan. Okay. So, sa core competencies ito, ha. Okay. So dito, lahat ng check yes, lahat ng identify ng trainees na yes is ilalagay natin dito lahat. Okay? Lahat ng yes. Okay? So hindi kasali itong no. Lahat ng yes. So ito, kopyahin lang natin ito. Copy. Paste natin dito. Yan. Ito rin. Kopyahin natin. Pangalawang kompetensi. So delete na lang natin itong isa. Yan. Merge lang natin muna to, no? Merge lang muna natin. So dito sa proof of evidence, so anything na pwedeng mag-verify or pwedeng ma-submit sa trainees para ma-justify niya yung kanyang current competencies. So, pwedeng certificate of employment. Yan. Certificate of employment. Okay. Yan. Dito naman, pwedeng certificate of training. Ayan. Tapos dito naman sa maintain and repair, pwedeng kung wala siyang mapoprovide na certificate or certification, pwedeng gawin mo magpa-demonstrate, no? Demonstration. Pa-demonstrate mo yung kanyang current competencies. Yan. So dito naman sa means of validating in the third column. So ito is paano natin i-validate yung submitted evidence ng trainees. So meron kasing tinatawag tayong indirect evidence, yung mga pinoprovide na portfolio, certificates. So yun yung mga indirect evidence. At meron din tayong direct evidence, which is demonstration, oral questioning. So sa ating sample na ito is indirect evidence, certificate of employment. So ito, lalagay natin means of validating yung sinubmit niyang certificate employment. So lagay natin as authenticated. Yan. So authenticated.
natin authenticated copy. Ibig sabihin, hindi lang ito gawa-gawa lang. Hindi, authenticated talaga. Dito naman, sa kanyang certificate of training, nagay natin, is original copy. Yan. Pero, kailangan nyo ring tingnan sa actual talaga, kailangan nyo ring tingnan kung ano yung talagang yung kanyang submitted na certificate, kung magtutukma ba doon sa required sa ating competency, no? Kung magmamatch ba siya, dapat is sufficient or consistent and hindi pa siya masyadong luma. Baka yung sinubmit na certificate of training is 10 years ago, 15 years ago, na hindi na siya applicable sa bagong competency standard. Okay? So, dito is demonstration. Pinapademonstrate natin siya, which is direct evidence. So, ang ano natin dito is direct observation. With oral questioning. Yan. So yan. So ngayon tapos na tayo dito sa form 1.2. So punta tayo doon sa form 1.3, which is identifying training gaps. So dito naman is ilalagay natin lahat ng required competency versus doon sa current competency para ma-identify natin yung training gaps. So, punta tayo doon sa self-assessment checklist. Ito. Tapos, kopya natin to lahat. Yung lahat ng competencies at learning outcome. Tapos, paste natin dito. So, ayan. So, nakopya na natin ito lahat na competency at lahat ng learning outcome required doon sa ating qualification. So, ngayon, dito sa pangalawang kolom is nakalagay yung current competencies. So, yung current competencies is yung na-check niya dito nga yes sa self-assessment checklist. Check niya as yes. Then, validated natin. So, na-validate na nag-comply doon sa required. Ibig sabihin, ma-recognize natin yung prior learning niya. Yung gaps naman is yung chine-check niya na no, na ito yung kailangan pa na niya ng training. Okay? So, dito, copy lang natin yung galing sa mga competencies. Paste natin dito sa pangalawang column. Yan. Ito yung mga yes na. Okay? So, yan. Tapos dito, ito yung check niya as no. Ito yung kailangan pa niya ng training. So, copy lang natin yung mga learning outcome. Tapos, paste natin dito sa pangatlong column, which is, ito yung kanyang training gaps. No? So, ayan. Meron na tayo
Rinigga episode ito rin. Kopya din natin to. So, na-identify na natin yung training gaps niya, which is, ito yung nakano. Okay? So, in Form 1.4, which is training needs, lahat ng learning outcomes na chine-check niya as no, at learning outcome na binabalidate natin, tapos hindi pumasa doon sa validation, so, ilagay natin dito lahat, which is ito yung kailangan pa niya ng training. So, in this example, we use this unit of competency, which is set up computer servers. And ito yung mga gaps, no, learning outcome na kailangan pa niya ng training. So, copy lang natin ito. Tapos, paste natin dito. Yan. Okay. So, itong dalawa, hindi natin kailangan. So, delete na natin. Yan. Then, dito sa module title, ilagay lang natin yung unit of competency, pero ginagawa na natin siyang JIRAN, no? So, pihay natin. Yan, which is ito. Ito yung unit of competency niya. Copy natin. And paste natin dito. Pero, gawin natin siyang JIRAN by adding ing. So, ito, sit up, magiging na itong sitting up. Okay? Sitting up. Yan. So, meron na tayong so, yan. So, meron na tayong trainees training needs. So, ito na yung gagawa natin ng session plan sa susunod na topic.